May mga kompleto yung mga papeles nyo, and then may pera kayo, and then may konta kayo sa mga medyo matataas. Sa mali, pag na-checkpoint ka, hindi ka naman pinabababa ng sasakyan, okay? Pero ito kasi very toxic yung content ni John eh. Toxic talaga siya, di ba? Eh ngayon, oh, may nakikriticize siya sa tao, ng tao ngayon. Tapos parang sila pa yung mali. Bakit kila yung mali? Eh di wag gumawa ka ng tama. Ganun lang naman yun eh. Kung ayaw mong may sabihin sa yung tao, gumawa ka ng tama. Kasi... What's up mga ka-OFW bya-HERO? Welcome back again to my YouTube channel mga ka-OFW bya-HERO. So yun nga no mga ka-OFW bya-HERO, yung time pa lang na nilabas agad dito ni Nico David, na-update ka agad tayo dito sa patungkol nga sa pagkaka-checkpoint nila Jonah at anong araw ba magiging komento natin dito. Sabi sa akin kaagad ni John Bernard Achenza at nag-message siya sa ating Facebook page. Maraming salamat sa update idol John Bernard Achenza. So itong tatalakayin natin mga ka-OFW bya-HERO. Eh hindi ko muna pinatulan agad yung unang hatid kaagad sa akin ng balitang ito. Alam ko merong ipapaliwanag ang grupo ng Brusco Brothers patungkol nga dito sa pagkaka-checkpoint nila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nahuli. Kasi nga mga ka-OFW bya-HERO, hindi pa natin alam yung punot dulo nitong pagkaka-checkpoint or kung nahuli man. Eh mahirap maglabas din ng bagay-bagay na ganito. Tulad kasi nung mga nakaraang mga vlog ko, updated tayo. Eh madalas akong magkamali sa mga vlog ko, inaamin ko naman. Pero hindi ko galing mag-delete kung ano may pagkakamali ko. Gusto ko na itatama ko yung mga pagkakamali ko. Pinasusundan ko kaagad yun mga ka-OFW bya-HERO. At tulad nga ng ginawa ni Nico David, ganun din ang ginawa niya mga ka-OFW bya-HERO. At ang gusto ko lang dito kay Nico David real talk yung mga sinasabi niya. Meron din tayong nakalap na kung ano ba talaga ang nangyari dito nga sa account ni Jerick Barrera. Dito pinaliwanag nila kung ano yung totoong nangyari. Nais ko muna nga pakinggan natin yung side ng Brusco Brothers mga ka-OFW bya-HERO para maipaliwanag nila kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Eto, pakinggan natin. Ang masasabi ko lang, huli, pero nandito kami. Ayan. Kasi may mga papel. Pag may mga kompleto yung mga papeles nyo, and then may pera kayo, and then may konta kayo sa mga medyo matataas. Saka hindi, iniisip ko, nakita lang nila kayo na may tinigil lang, eh pinagpo-post na nila, yun ang mali na. Tinanong lang kung may lisensya, or may CR, nakita lang. Pinakita lang, syempre, ganun lang yun eh. Kasi sabi nilang ganun, na-checkpoint daw. Okay. Normally, pag na-checkpoint ka, hindi ka naman pinabababa ng sasakyan, okay? So, yun nga no mga ka-OFW bya-HERO, dito nga pinaliwanag nila Jonah ng Brusco Brothers. Eh, hinanapan lang sila ng ORCR at saka ng lisensya. Idagdag ko na rin dito mga ka-OFW bya-HERO, itong sasakyan ni Jonah, hindi pintura to. Sticker lang tong pinalagay ni Jonah, pero nagpa-change color pa rin siya. Dito may matututunan kayo, lalo yung may mga sasakyan dyan. Once na nagka-repaint kayo or nagpaiba kayo ng kulay sa inyong mga sasakyan, kahit motor mga ka-OFW bya-HERO, kailangan may kaukulang papel yan na nanggaling sa government na nagpa-change color kayo para maiwasan yung mga illegal na gawain. Kailangan kumpleto kayo sa mga papeles. Ayan, kaya ako ikinokontent to mga ka-OFW bya-HERO para meron din kayo mapulutan ng aral, hindi yung pangdidis sa magkabilang grupo. Mas maganda bigyan natin ng pantay na pahayag at makapulutan din natin ng mga aral. At dito mga ka-OFW bya-HERO, marami ang nakapansin na bakit nasa labas silang lahat, bumaba sila sa kanilang mga sasakyan. At may kanya-kanyang hawak ng mga cellphone na may tila parang may tinatawagan. Isip ng mga tao, sa unang kita mo talaga, kahit sino unang makapansin nito, eh baka nahuli or hinuli or kulang sa kapapilan. So maidagdag ko lang din dito mga ka-OFW bya-HERO, dito sa abroad. Tsaka dyan din naman sa Pilipinas eh, hindi ka po pwedeng lumabas ng sasakyan mo, lalo pagka checkpoint na ganyan, ilalabas mo lang yung ORCR mo, yung lisensya mo, kung kumpleto ka ba sa papel. Ganun lang, pero stay yung driver sa loob na sasakyan at saka yung nakasakay. Ganun ang style dito mga ka-OFW bya-HERO. Alam ko ganyan din sa Pilipinas. Kasi once na ilabas mo ang kamay mo dyan na may tatangka kang lalabas na sasakyan, iba na isip ng kapulisan natin dyan once na lumabas ka. Intay mo yung pulis,
dyan sa bintana na sasakyan mo, sila ang lalapit sa'yo. Yun yung basic na proseso, mga ka-WBHERO. Tapos GCQ pa dyan sa atin, syempre, bakit ganun? Nasa labas silang lahat na tila nagkakagulo na parang may tinatawagan. Mapapaisip talaga yung mga netizen na makakakita sa kanila. Pangalawa, may fame na sila sa YouTube dito sa atin na kumbaga artista na sila, mga ka-WBHERO. Talagang normal yun. Tulad nga na sinabi ni Jonah, kung wala kang pera at kung wala kang kinakapitan na malakas, yun yung sinabi niya, di ba? Yun, galing sa kanya yun, mga ka-WBHERO. At dito nga ano, mga ka-WBHERO, merong side si Nico David na gusto niya ipahayag. Gusto ko ma-share din to kasi gusto ko makapulutan niyo rin ng aral ko ano yung sinabi dito ni Nico David. At kung bakit ba nagkakaganito na karamihan na naiko-content si Jonah sa ngayon at maraming haters tong si Jonah. Dito ipapaliwanag niya, mga ka-WBHERO, eto pakinggan natin. Ang idea kasi dito, kung mababait silang social media influencers na hindi sila ma-flex, hindi sila maangas, hindi sila pagkakaroon, wala silang haters na ganito kadami, hindi ko sila iko-content, di ba? Hindi, or kung i-content ko man sila, paminsan lang, bakit kaya naging daily to? Kasalanan ko ba yon? Na sila yung gumagawa ng mga ganitong klaseng bagay. May kumuha ng picture sa kanila kasi na-notice sila eh. So, yun nga ano, mga ka-WBHERO, totoo yung sinabi ni Nico David. At hindi nga natin mapipigilan itong mga netizen na once na nakita sila sa daan or kahit saan man, talagang artista na itong mga ito, mga ka-WBHERO. Kumbaga sa YouTube o sa television, sila yung artista, kami, manonood mo, kumbaga ganun. Hindi nila talaga mapipigilan na, uy, bros yun ah, picture yan, picture dito, picture doon. Siyempre, dahil sa ganong sitwasyon, hindi man nila sinasadya ng Brusco Brothers na magkaganon ng sitwasyon, na-picturean sila. So, may issue. So, syempre, dahil ikaw ay sikat, natural, normal lang din na mabigyan ka ng reaction ng mga nagbibideo reaction. Ganon lang yon. Yung pinupunto rito ni Nico David is yung makakapanood ng mga flex na mga ipopost ni Jonah. Yun, tulad nga ano, sa kultura ng hip-hop. Mahirap sabayan yung pagiging bad boy ni Jonah rito, mga ka-WBHERO. Kaya, tutuusin, mga ka-WBHERO. Doon sa mga nagtatalo-talo sa comment section, ang nangyayari, kayo nag-aaway-aaway. Ngayon, si Jonah, nagbabasa lang yan sa mga comment section. Tapos kayo nag-aaway-aaway. Dapat yan hanggat maaari. Pag-usapan nyo kung paano nyo papangaralan si Jonah. Para hindi niya na ulit-ulitin. Kasi once na nagtatalo-talo kayo dyan, pinagtatawanan lang kayo. Ganun lang yun. Kaya nga ako, mga ka-WBHERO, yan ang natutunan ko eh. Bakit nga ba ako makikipagtalo sa comment section na samantalang yung kinukontent natin, pinagtatawanan lang tayo? Mas maganda pagsabihan na lang natin siya ng mas magandang salita para kahit papano maisip niya yung mga bagay na naipopost niya para makapagbago sa kanya. Kasi once na nagbitaw kayo ng pangit patungkol nga kay Jonah, baka mas lalo pang mag-orimentado yan. Alam niyo yun, kumbaga nga sa tuli eh. Makunat na yan, hindi na natin mapagbabago yan. Pero mas maganda, bigyan natin siya kung saan yung pwede siyang makapagbago. Diba? Mas maganda yun kesa yung ididis natin yung tao. Dahil tao lang din naman yan eh. Kaya nga sabi ni Nico David dito, kung walang issue hindi ka naman maiko-content ni Nico David. Kumbaga ganun yung pinopoint ni Nico David dito. Tama naman yun eh. Kumbaga tayo YouTuber, tayo lang din na magkakaintindihan. Huwag lang tayo lalabas na boundary na ating nasasakupan. YouTuber ka rito, pero yung sasabihin mong lalabas ka pa bilang isang rap, iba yung kultura nila doon. Iba yung kultura natin as a vlogger, mga ka-WBHERO. Ang pinopoint din dito ni Nico David is yung makakasama sa mga manonood dahil lalo mga bata, yung mga fans ng Brusco Brothers. Ito, pakinggan pa natin sasabihin ni Nico David. Hindi naman sila sikat because sikat sila sa dalawang bagay. Yung unang kasikatan nila because they were here when vlogging was just beginning dito sa Pilipinas. Nakakuha na sila ng spot. Nakilala nyo nila yung mga sikat na vloggers ngayon. So, meron na silang readily audience na bibili sa kanila. Pangalawa naman, yung notoriety nung karakter ni Jonah na bad boy.
Siguro mabait si Jonah in real life, siguro. Pero the thing is, hindi naman yun yung nakikita namin eh. Ang nakikita namin yung maangas, yung nagpo-post ng kung ano-anong kasyitan, di ba? Yun yung nakikita natin, doon tayo nagagalit lahat, doon ako naiinis. Ano ba kini-criticize ko? Yung araw-araw niyang ginagawa? Yung araw-araw niyang suot? Hindi ah! Yung mga pinapost niya sa social media. Same with this. Alam niyo, this is very disappointing sa akin. Ako pa, sige tol, ako yung fake news. Pero sila ba? Yung mga sinabi nila sa akin, pilay, baboy, hindi lumalabas ng kwarto. So tingin niyo ba totoo lahat yun? Pero narinig niyo ba ako na narinig nyo ba ako na nagdemanda sa kanila? Atcha? Very well said, Nico David. Tungkol nga dito sa sinabi mo, pares tayo ng unang naramdaman tulad nga nung unang kinontent ko rito si Jonah ng Brusco Brothers patungkol nga sa laban nila ni Idol Boy Tapang. Hinype niya itong si Boy Tapang at hindi ko napigilan doon yung bugso ng damdamin ko bilang isang YouTuber, bilang isang video reactioner. Siyempre ilalabas ko kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung tunay na nararamdaman ko bilang isang tulad ni Idol Boy Tapang na isang probinsyano. At dito nararamdaman ko si Nico David, parang inilalabas niya kung ano yung nararamdaman niya, mga ka-OFW bya-HERO. Kaya ganito magsalita yan, real talk magsalita yan, kasi galing sa puso niya yung sinasabi niya. Kasi yun ang nakikita nga natin, mga ka-OFW bya-HERO, kung ano yung mga pinagpo-post ni Jonah at kung ano-ano yung mga pinagagawa niya na para kay Jonah is for the hype lang yun. So, bilang isang YouTuber, maintindihan mo yun na for the hype. Bilang isang video reactioner naman, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung opinion mo, sabihin mo. Ganun ang video reactioner, mga ka-OFW bya-HERO, kailangan sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung opinion mo. So bilang ikaw naman manonood, pares tayo ng nararamdaman. Meron naman dyan na ang pangit naman ng opinion mo. Ganito, ganyan, ganyan, ganito. Kaya minsan hindi mo maiiwasan yung meron at meron mandidis sa'yo. Kaya lang ang problema ngayon, mas marami ang nagdidis. Dito nga kay Jonah ng Brusco Brothers dahil isa nga siyang bad boy. Gusto niya puro hype. Ganyan. Kaya lang siyempre bilang tayo manonood, gusto natin yung tama. Gusto natin yung may kapupulutan ng aral. Pero hindi magawa ni Jonah yun dahil nga sa pagkakakilala sa kanya is bad boy at unang-una dyan siya kumikita. At dito nga mga ka-OFW bya-HERO, sana maintindihan nyo rin yung side ni Nico David at ganun din kay Jonah Renz ng Brusco Brothers na sa pagiging bad boy na talaga siya nakilala. Kaya lang, siyempre, sabi ko nga, yung mga manonood, hindi natin mapipigilan yan kung positive or negative ang sabihin yan. Ang problema, yung mas marami kang negative na nagsasabi sa'yo. At wala, kami naman mga video reactioner, lalo yan sila Capenyo, sila JB Tan, sila Jason N, at sila Tonyos TV. Yan, ang kagustuhan lang naman namin na, Jonah, yung mabago mo yung content mo na meron kang mapulutan yung mga bata na manonood sa'yo. Yun lang yung gusto naming ipahayag, lalo-lalo na yung mga nagdidis sa'yo dyan. Alam namin na pinapaliwanag nila kung ano yung ginagawa mo. Ako bilang isang video reactioner, ayokong mapunta sa punto na merong mangyari sa'yo ding masama. Dahil siyempre, tulad yan, magkakaanak ka na. Di natin mapipigilan kung ano yung mararamdaman ng mga manonood natin, Jonah. Kaya dito, marami akong napupulot na aral. Sana ganun din kayo, mga ka-OFW bya-HERO. Mas maganda yung sana maging level tayo sa kapwa natin. Yun lang. Sarap kaya yung wala kang kaaway sa buhay. Kahit saan ka pumunta, libreng-libre kang tanggapin ng mga pupuntahan mo kahit saang lugar. Diba? Kasi once na gumagawa ka ng hindi maganda, lalo dito mabilis kumalat yung mga klase ng ganyang gawain, lalo mo lang pinapaliit yung mundo mo. Ganun lang yun eh. So paano mga ka-OFW bya-HERO, sana may natutunan kayong aral dito patungkol nga sa ating tinalakay. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa ating channel, mga ka-OFW bya-HERO. So paano hanggang dito lang, OFW bya-HERO, peace out. Salute!